after na pag-usapan natin, no, let's talk about the transformed brother. Sabi nga, transformed brother. Yan. Kasi bakit? Siguro isa po sa pinakamatitinding suliranin na maaari po nating harapin, especially sa loob ng isang pamilya, ay ang pag-aaway-away po o pagtatalo po ng mga magkakapatid. Yan. Sino po dito nakaka-relate dyan? Sino po dito nung bata ka, ay lagi mong kaaway si kuya at si ate? Yan. O sino po dito mga middle child, taas nga po ang kamay na mga middle child, nakaramdam po ba kayo ng middle child syndrome? Si kuya, favorite. Si bunso, favorite. Pero ako, napag-iwanan. Yan. So, makita po natin na may mga pag-aaway at pag-aaway-aaway o pagtatalo po ng mga magkakapatid. At siguro nung bata, maintindihan mo eh. Pero problema, kapag nagtandaan na at nadala yung problema ng mga magkakapatid, tiyak yon makakaapekto ito sa ano po sa pagmamahalan sa loob ng pamilya. Amen? At ilan na po ba sa atin nakakita dito ng mga magkakapatid, magkakapamilya na nagkasira-sira? Kasi why? Dahil sabihin natin sa isang tampo mula pagkabata hanggang sa pagtanda ay nadala nila. Yan. Kaya sabihin mo nga sa katoy mo, hindi naghilom. Kaya nga ilang taon na hindi nagpansinan dahil sa mga naipon na sama ng loob sa isa't isa. Mga magkakapatid na nasira dahil sa mga hindi nabayaran na utang. Yan, sabi mo nga sa katabi mo, magbayad ka. Yan, di ba? So may mga magkakapatid na nagkautangan, okay, na hanggang sa pagtanda, okay, ay sabi na, akala ko kasi bigay mo eh. Di ba? Akala ko kasi regalo mo. Yung pala, utang pala yun na hindi mo nabayaran. At ang masakit dito, yung inggit at selos ng magkakapatid mula pagkabata, na nadala nila hanggang pagtanda, tapos hindi na-resolve, na nadala hanggang sa pagtanda at nahantog sa mga pinakamatitinding betrayals at murder. Yan. Sino po sa inyo nanonood ng Game of Thrones? Yan, alam mo yung Game of Thrones? Parang ako lang ata makamundo dito ah. Okay. Or siguro, actually, di ako nanonood ng Game of Thrones. Pero ano kasi, ano yun, interested kasi ako sa history behind it na tinatawag nila War of the Roses. At magugulat ka, sa War of the Roses, mismo yung mga aristocrat na mga British aristocrat po noon, sila pong mga magkakapatid, sila mismo yung nagpapatayan para dun sa trono. At sino po dito ang nakakaalala po, no? Siguro ready natin yung video. Sino po dito ang nakakaalala sa isang sikat na eksena po, no? Sa isang pelikula na kung saan yung mga magkakapatid po nag-aaway-aaway. Siguro para maintindihan natin ito, let's watch po this short video. Yan, sige nga. Yan, sino po dyan nakaka-relate dyan sa mga ganyang away? Yeah, sino po dito naka-witness ka na ganyan kayo nag-aaway sa loob ng pamilya? Yeah, yung mga nagtatawanan, sila-sila po yan. Amen? So, makikita natin na so, it's, kung isipin natin mabuti, parang it's a normal thing that is happening inside of our families. But the problem kasi is, kapag yung problema kasi ay, o yung problema ay nag-uugat, diba, sa mga malalalim na galit ng nakaraan, na hindi nahilom, eventually, ito yung magkakos talaga ng mga matitinding away. Are you still with me? At magugulat ka, ang Bible, may mga kwento din ng mga magkakapatid din po na hindi nakaligtas dyan. Amen? Isa-isa yun natin, for example, si Abel and Cain. Yan. Abel and Cain, sino po nakakilala kay Abel and Cain? Yan, diba? Si Abel and Cain, makikita natin sa story po na yan, okay, that sa pinakaunang libro pa lang ng Bible, sa chapter 4 pa lang po ng Book of Genesis, makita natin yung unang-unang murder po na nai-record sa scriptures. Hindi nangyari po sa mga magkaaway. Pero saan nangyari? Sa magkakapatid. Yan. Which is, nangyayari pa rin siya sa panahon natin ngayon. Amen? Kasi why? Kasi tinanggap ng Diyos ang offering ni Abel, ngunit hindi tinanggap ng Diyos o kayang offering na kayo. What happened po, na lubos na ikinagalit ni Cain na nag-cause sa kanya upang patayin ng kanyang kapatid na si Abel. Sabi nga ni Cain, Genesis 4:9, then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" Anong sagot? "I don't know," he replied, "and am I my brother's keeper?" Kaya sabi mo nga sa katoy mo, sakit. Hindi lang din yun. Pero record din ng Genesis, makita din natin si Isaac and Ishmael. So there's a story po ang Book of Genesis kung titingnan natin. The story of men, patriarchs, pero kwento din siya ng mga pagkakapatid na nag-aaway-aaway. Okay?
dalawang anak ni Abraham na sa magkaibang babae, bagamat si Ishmael po ang unang anak ni Abraham kay Hagar na alipin niya, hindi kay Ishmael dadaloy ang pangako ng Diyos, kundi kay Isaac. Okay? At in Genesis 21 verses 9 to 10, but Sarah saw the man whom Hagar the Egyptian had borne to Abraham was mocking, and she said to Abraham, get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. At may ilan nagsasabi yung tension that is happening between the Jews and the Arabs in the Middle East, patatrace back mo sa away ng magkapatid na yan. Who else? Esau and Jacob. Kilalang, sino ba yung nakakilala kay Esau and Jacob? The twin sons of Isaac, diba, and Rebecca, sa loob pa lang ng sinapupunan ni Rebecca, biruin mo yung dalawang magkapatid na yan, nag-aaway na. Nagtatalo na kung sino ang unang ipapanganak. Bakit? Tanongin po sa akin, bakit? Kasi yung panganay kasi makakatanggap ng birthright, ng blessing. In Genesis 25, verses 24 to 26, and when the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. And the first to come out was red, and his whole body was like a hairy garment. So they named him Esau. And after this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel. So he named Jacob. And Isaac was 60 years old when Rebecca gave birth to them. Alam mo, ito isa pa sa mga away na magkakapatid sa scriptures, kung saan ang away nila ay patungkol doon sa birthright at sa blessing. But what happened, di ba? Jacob deceived his brother Esau twice. Sino po sa atin dito naloko na? Nagpaloko. Pero hindi ka lang naloko just once, pero naloko ka twice. First, when Jacob forced his brother Esau to sell his birthright for a bowl of stew. And second, when Jacob deceived Isaac, their father, to declare his, di ba, yung birthright kay Jacob. And lastly, pag-usapan natin the sons of Jacob, Joseph and his brothers. At dito makita natin isang classic ng pag-aaway na kung saan ang punot dulo ay inggit at selos. Inggit at selos ang ugat ng galit ng mga magkakapatid, yung sampu kay Joseph. Kasi bakit? Dahil siya yung paboritong anak ni Jacob. At yung galit nila kay Joseph ang nagtulak sa kanila upang pagtulong-tulungan nila itong bugbugin at itapon ito sa balon. Imagine this. Ikaw si Joseph na matino, paborito ka ng tatay mo, yet at the same time, may sampu kang mga kapatid na nangyari, galit na galit sa'yo. Tapos yung binugbukan nila, yung iniisip mo magtatanggol sa'yo, na nagpoprotekta sa'yo, sila pa pala ang gagawa ng kasamaan sa'yo. Hindi po ito mga magkakaibigan, ha? Pero magkakapatid ito. Andiyan pa po ba kayo? Kaya in the story of Jacob, in the story of Joseph and his brothers, it is natural that we focus on the character of Joseph. Okay, kasi why? Kasi si Joseph naman talaga doon ang bida. Pero before tayo tumalon doon, di ba kung makikita natin ang story ng scriptures, hindi ito bago sa atin. Kasi nangyayari ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Especially sa loob ng pamilya. Blessed tayo kung tayo mga magkakapatid, okay, ay magkakasundo. But the question is, hanggang kailan? Kasi minsan may mga storya tayo mapapakinggan na mga magkakapatid na nag-aaway-aaway sa lupa hanggang sa punto na nagkapatayan sila. Andiyan pa po ba kayo? Kaya nga in the story of Joseph and his brothers, it is natural that we focus on the character of Joseph because he was the main character in the latter part of the book of Genesis. Pero ang pag-uusapan natin ngayon hindi si Joseph, pero isang tao pa doon. At sino ito? Let's talk about Judah. Sabihin mo nga sa katabi mo, Judah. Now, who is Judah? Now, we know Judah. Siyempre, maririnig natin lagi ang pangalan ni Judah regarding about the Messiah. Because the Messiah will come from the tribe of Judah. Pero sino pa sa inyo dito, no, talagang inalam mo, sino pa si Judah? And Judah po was the fourth son of Jacob with his wife Leah. Kaya when Leah po gave birth to him, she praised the Lord kasi nga yung kanyang nanay na si Leah po, no,
ay nagpuri sa Diyos because why, binigyan siya ng panibagong anak. Kaya nga yung ibig sabihin ng pangalan niya, Judah means he shall praise. Okay, because she praised the Lord for giving her, for giving her sons. In Genesis 29 verse 35, she conceived again and when she gave birth to a son, she said, this time I will praise the Lord. So she named him Judah, then she stopped having children. Amen. And honestly po, the name Judah po was also the same name as Judas, which means praise. Pero mamaya, pag-usapan natin na si Judas, ano ang pagkakapareho ni Judah at ni Judas, pero ano ang pagkakapareho nila at ano ang pagkakaiba nila. And according to the book of Genesis, hindi po naging maganda ang record ng buhay ni Judah in his early years. Why? Tanong niyo po sa akin, why? Unang-una, letter A, kasi unang-una, si Judah po ang nag-urge sa kanyang siyam na kapatid upang ibenta po si Joseph. It was Judah who urged his nine brothers to sell Joseph, their younger brother, to the Ishmaelites or to the Midianites. In Genesis 37, verses 36 to 27, and Judah said to his brothers, what will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. Biruin mo, yung isa mong kapatid, gusto kang ibenta. Hindi lang basta sila galit sa'yo, pero willing silang ibenta ka para pagkakitaan ka. Kaya sabihin mo, kasakitay mo ang sakit. Letter B, he conspired with his brothers to make a cover story for Joseph's death. So hindi pa sila nakontento doon, pero ang ginawa nila, gumawa sila ng kwento na kung saan pinalabas nila na patay na si Joseph sa kanilang tatay. Verses 31 to 32 of Genesis 37, then they got Joseph's robe, slaughtered a goat and dipped the robe in the blood. And they took the ornate robe back to their father and said, we found this. Examine it to see whether it is your son's robe. Letter C, makita din natin si Judah, he married a Canaanite woman. Genesis 38 verse 2. Huwag na po natin siyang basahin, daan na lang natin. Letter D, he had two wicked sons, which the Lord put to death. And letter E, he treated his daughter-in-law as a prostitute. So kung isipin mo, may mga tao sa Biblia na kung isipin mo, parang ang pangit ng past nila. At isang example dito si Judah, na kung saan makita natin, Lord, how come the Messiah will come from this man? Kung titingnan natin yung background niya, parang ang sama-sama niyang kapatid. Andiyan pa po ba kayo? Kaya kung titingnan natin mabuti ang mga katangian ni Judah, wala tayong makikitang anumang kabutihan or special about Judah until the time when their younger brother Joseph po rose to power, second to Pharaoh of Egypt. So okay lang po ba? Fast forward tayo ng konti. Okay lang po ba sa inyo? So fast forward po no, in Genesis 42 to 44, tells the story of Joseph's testing of his brothers. And we are all familiar with the story of Joseph. Joseph, di ba, who rose to power. Alam natin yung ano yung panaginip ni Joseph. Pero kung titingnan din natin mabuti, may purpose kasi bakit nangyari yun. At kapag tinignan natin yung story, aside kay Joseph, meron kasi isang tao dun na binabago ng Diyos. Andiyan pa po ba kayo? Minsan akala natin tayo lagi yung bida ng storya. Pero hindi natin alam minsan, ginagamit tayo para din sa pagbabago din ng ibang tao. Amen? Eh, nagsimula ang tagpo nung nagkaroon ng matinding famine in the land of Canaan. Kasi bakit na nangyari nun? After how many years, akala nila patay na si Joseph. So nagkaroon ng matinding famine in the land. And what happened po, no? Walang makain ang pamilya ni Jacob. That's why, nung nalaman ni Jacob na may grain dun sa Egypt because of Joseph, now remember the story of Joseph na kung saan na naginip siya at yung panaginip niya ay pinaprepare lang pala yung Egypt sa paparating na famine. At nung nalaman ni Jacob, na may grain in the land, ang ginawa kagad ni Jacob ay pinadala niya ang sampu niyang mga anak. At sino yung sampu na yun? Yung sampu na yun ay yung sampu din bumugbog kay Joseph. Pero hindi nila alam, nang dadatnan nila doon, ang haharapin nila ay yung kapatid nilang binugbog 25 or 30 years ago.
Now, in Genesis 43 to 44, recorded the testing of Joseph of his brothers. And among the brothers of Joseph, dito tayo magugulat na may isa doon sa mga kapatid ni Joseph ang mag-stand out. At ipinapakita ng story ng Bible na may mga tao talaga maaaring pangit ang kanilang pagsisimula, but later on ay magkakaroon ng change of heart. Are you still with me? Tayo, meron tayong ganyan na mga background natin. Maaari tayo noon, katulad din tayo ni Judah, na masama kang kapatid. O sabihin natin, ikaw yung black sheep of the family. Yet, makita natin na ang grace kasi ni Lord ay powerful pa rin kahit sa mga taong masasama ang puso. Kaya tingnan mo ang katabi mo. Yan. Mabuti po ang puso niyan. Amen? So tingnan natin. So paano nagkaroon ng pagbabago? Kasi makita natin sa story ni Judah na Lord, kasi pag binabasa ko yung story ni Joseph, ang ganda kasi na kay Joseph, pero mamaya, bakit yung isang may isang pangalan doon nababanggit? May Reuben, actually may Reuben na panganay, pero pasaway. Yan, ibang Reuben po yun ha. Okay, hindi po yung nag-birthday ha. Okay? Meron ding Simeon, tsaka Levi, na supposedly sila dapat yung kasunod dun sa linya. Pero pasaway din. Pero may Judah na pasaway, pero yung Judah naman, meron na palang ginagawa pala si Lord doon sa Judah. At doon sa testing na mangyayari sa kanila, doon lalabas yung pagbabago ni Judah. Tayo minsan dadaan po tayo sa iba't ibang testing. Pero ang purpose po ng testing ay para ilabas talaga kung ano yung ginagawang pagbabago ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kaya tingnan natin, ano yung mga early signs na kung saan makita natin si Judah ay mukhang parang itong taong ito ay nagbago na. Number one is that Judah became the spokesman of his brothers. Genesis 43 verses 3 to 7. But Judah said to him, "The man warned us solemnly, 'You will not see my face again unless your brother is with you. If you will send our brother along with us, we will go down and buy food for you. But if you will not send him, we will not go down because the man said to us, you will not see my face again unless your brother is with you.' Israel asked, 'Why did you bring this trouble on me by telling the man you had another brother?' They replied, 'The man questioned us closely about ourselves and our family. Is your father still living? He asked us, do you have another brother? We simply answered his questions. And how were we to know he would say, bring your brother down here.'" Na bagamat po si Reuben ang panganay at may dalawa pa siyang kapatid na mas nakakatanda sa kanya, si Judah pa rin po ang naging spokesman ng mga magkakapatid. Now remember, si Judah rin ang spokesman ng mga magkakapatid na kung saan nung nais silang ibenta at bugbugin si Joseph. But this time, yung Judah naman ngayon ay yung Judah naman ang spokesman na kung saan he was now willing, di ba, to defend his brothers. Kaya nga hindi po naging maayos ang pagbabalik nila dahil naiwan si Simeon. And here in the story po of Judah, Judah po became, about 4 times he became the spokesperson of his brothers. Meaning, Judah now here as a brother was now willing to take responsibility for his brothers. Unlike in the past na kung saan, hindi, bugbugin natin yan. Siya ang pasimuno. But this time, tumatayo siya bilang spokesman ng kanyang mga magkakapatid. Meaning, there's a sign of leadership na lumalabas ngayon dun sa Judah. Nag-feel yung panganay yung Reuben eh. Nag-feel din yung Simeon, nag-feel din yung Levi. Pero may Judah na willing mag-stand out. Now, let me ask you a question as a brother. Willing ka bang mag-stand out for your brothers and sisters in Christ? And even in our families? Number two, Judah accepted full responsibility for Benjamin's safety. Tingnan mo ngayon sa story, yung Judah dati, siya nag-utos, siya ang pasimuno para bugbugin ang kanyang kapatid ni si Joseph. Yung Judah din ang nag-urge sa kanyang mga kapatid para ibenta si Joseph. But this time, yung Judah ngayon accepted full responsibility for his brother's safety. Genesis 43 verses 8 to 10. Then Judah said to Israel, his father, "Send the boy along with me and we will go at once, so that we and you and our children may live and not die." Verse 9,
Ganda ng sinabi ni Joseph, ni Judah dyan. I myself will guarantee safety. You can hold me personally responsible for him. If I do not bring him back to you and set him here before you, I will bear the blame before you all my life. As it is, if we had not delayed, we could have gone and returned twice. So in this story, Judah now, when they were being tested by Joseph, sabi kasi ni Joseph, nalaman ko may tatay pa kayo at may kapatid pa kayong bunso. Hinili ni Joseph na dalhin niyo yung bunso niyong kapatid. Problema ganito, si Jacob kasi nung namatay si Joseph, sobrang nagdalamhati si Jacob. Kasi why? Joseph po was the firstborn son to his beloved wife Rachel. Mahal na mahal ni Jacob si Joseph. Yun nga lang, di ba, akala niya patay na si Joseph. At ngayon, ang tanging memorial na lang ng kanyang pagmamahal sa kanyang asawa na si Rachel ay ang kanyang bungsong anak na si Benjamin. What if kung may mangyari pang masama kay Benjamin? What do you think will happen to Jacob? Andiyan pa po ba kayo? Now remember in Genesis 37 verses 36 to 27, si Judah po ang may kagawan kung bakit naibenta si Joseph sa mga Ishmaelites na naging dahilan ng pagkakaalipin ni Joseph ng matinding pagdadalamhati ng kanilang ama na si Jacob. Now in the past, Judah was the one responsible for Joseph and Jacob's misery. But this time, sabi mo nga, this time, Judah was changed and a transformed brother. Look at the words of Judah. Malayong malayo sa Judah nung ibinenta nila si Joseph. Sabi doon, I myself will guarantee safety. You can hold me personally responsible for him. If I do not bring him back to you and set him before you, I will bear the blame before you all my life. Actually, yung kuya nilang si Reuben, may ganun ding oath na binigay. May ganyan ding gesture. Pero bakit mas honorable yung kay Judah? Pero bago natin sagutin yun, tingnan natin verse 37 ng Genesis 42. Sabi ni Reuben ganito, then Reuben said to his father, you may put both of my sons to death if I do not bring him back to you and trust him to my care and I will bring him back. Question, what makes Judah gesture more honorable than Reuben? Why? Because nag-take responsibility mismo si Judah. Hindi siya katulad ni Reuben na kung saan ang isasacrifice niya yung dalawa niyang anak. Pero si Judah, sarili niyang buhay ang willing niyang isacrifice para sa safety ng kapatid niyang si Benjamin. Meaning, si Reuben, pwede naman eh, panganay siya, kaso nga lang, ibang buhay ang gagamitin niya para isacrifice para sa safety ni Benjamin. But for Judah, pa, ako mismo buhay kong kapalit. Kung sakaling may mangyaring hindi masama, kung sakaling may mangyaring masama kay Benjamin, buhay ko ang ipapalit ko. Pasigurado ko lang buhay si Benjamin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, Judah accepted full responsibility for Benjamin's safety and he did not fully know what might happen to him. But he was determined to do his duty. Number one, di ba? Ano ito yung number one? Number one po is, Judah became the spokesman of his brothers. Number two, Judah accepted full responsibility for Benjamin's safety. Number three, Judah courageously to plead their case. Genesis 44, verses 16 to 29. This time, ano nangyari sa story na to? Dinala na nila si Benjamin. Pumunta na sila kay Joseph. Ngayon, ang nangyari, nung nakita ito ni Joseph, umiyak muna si Joseph dahil nga nakita niya ang kanyang kapatid sa kanyang nanay. But what happened po, no, tuloy pa rin yung testing. Nung pauwi na po yung mga magkakapatid, secretly po, no, may naglagay ng silver cup doon sa camel ni Benjamin. And what happened? Ang nangyari, nalaman nilang may nawawala doon sa mga silver garments ni Joseph.
So they search yung mga camels. Kasi why? Meaning may nagnakaw. At syempre, ang pagnanakaw sa kanila noon ay isang matinding kaso sa matinding kasalanan, krimen. At ang nakagulat, natagpuan nila yung silver cup doon kay Benjamin. And because of that, ang magiging hatol doon, dapat ikulong natin kung sino yung nagnakaw. Pero napagbintangan ay si Benjamin. So when they were being tested by Joseph, what happened? Yung mga kapatid nag-iiyakan. Pero may isang Juda na nag-stand out sa mga magkakapatid who plead their case before Joseph. Sabi doon in verse 18, talon tayo, then Judah went up to him and said, pardon your servant, my lord. Let me speak a word to my lord. Do not be angry with your servant, though you are equal to Pharaoh himself. My lord asked his servants, do you have a father or a brother? And we answered, we have an aged father, and there is a young son born to him in his old age. His brother is dead, and is the only one of his mother's son left, and his fathers loved him. Then you said to your servants, bring him down to me so I can see him for myself. And we said to my lord, the boy cannot leave his father. If he leaves him, his father will die. But you told your servants, unless your youngest brother comes down with you, you will not see my face again. When we went back to your servant, my father, we told him what my lord had said. Then our father said, go back and buy a little more food. But we said, we cannot go down. Only if our youngest brother is with us, we will go. We cannot see the man's face unless your youngest brother is with us. Your servant, my father, said to us, you know that my wife bore me 2 sons, and one of them went away from me, and I said, he has surely been torn to pieces, and I have not seen him since. If you take this one from me too, and harm comes to him, you will bring my gray head down to the grave and misery. Sakit nito. Because why? Kasi nga nakikita na ngayon ni Judah na, Lord, pag nawala itong anak pa, itong kapatid ko si Benjamin, definitely mamamatay ang aming tatay. So what Judah did? Judah had the courage to speak to the second powerful, to the second most powerful person in Egypt. And to tell you po honestly, isa pong napakalaking kalapastanganan ang magsalita agad-agad sa harap ng isang hari. Because why? Kabastusan iyon. Pero si Judah, dahil alam niya kung anong pwede mangyari sa kanyang tatay, tumayo agad siya doon. And what happened? Hindi siya natakot at buong tapang ipinagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga kapatid sa mga maling paratang na ibinabato sa kanila. And dumating din si Judah po sa punto na siya ay handang magmakaawa alang-alang sa kanyang kapatid na si Benjamin at sa kalalagayan ng kanyang ama na si Jacob. Number 4, Judah was willing to offer himself as a substitute for Benjamin as a slave. So what happened? This time, pinaka-climax sa story in this in Genesis 44 verse 33. Sabi doon, now then, please let your servant remain here as my lord's slave in place of the boy, and let the boy return with his brothers. Remember, Judah had promised his father Jacob that he would guarantee their youngest brother's safety. At ito po ang pagkakataon ni Judah upang pangatawanan niya ng tapat ang mga salitang binitawan niya sa kanilang ama na si Jacob. What happened? True enough, Judah was true to his words when he was willing to offer himself as a substitute for Benjamin. Are you still with me? Meron bang mga kapatid na handa nilang i-offer ang kanilang sarili substitute for their brothers? Now in this time, kung saan makita natin maraming tao gumagamit ng ibang tao para sa sarili nilang kapakanan at advantage. But in the story of Judah, kitang-kita natin the brother who stepped forward among his brothers to sell Joseph now stepped forward to take Benjamin's punishment. Meaning, Joseph,
doon sa second man to the Pharaoh, "My Lord, huwag yung kapatid ko, ako na lang. Alam ko nagkasala yung kapatid ko, kahit maliman yung paratang, pero willing akong kunin yung punishment for my brother's safety." Kung titingnan natin yung story, there's some way po, no, na parang meron siyang portrayal na kung saan, kung anong gagawin ng ating Panginoon din in the future. When Christ was willing to substitute himself for our sins, instead na tayong mamatay, siya ang namatay para sa atin. In some way, no, makita natin, may Judah na parang pinoportray kung anong gagawin ni Christ in the future, na willing isubstitute ang kanyang sarili as a slave para lang makalaya ang kanyang kapatid na si Benjamin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, Judah, who sold Joseph to be a slave, was now willing to offer himself as a slave instead of Benjamin. Judah was willing to be imprisoned as a slave for his whole life. That's why his actions confirm his concern for his father Jacob and his youngest brother Benjamin. Daming tao, sasabihin nilang may concern sila sa iyo, pero walang action. Judah, back up ang kanyang salita with actions. To the point, willing siyang ibigay ang sarili niyang buhay para sa kanyang kapatid. Kaya nga in this story, na wala na yung pagiging seloso, inggitero, at masamang Judah, at napalitan na ito ng bagong Judah who was now selfless and ready to sacrifice himself as a substitute for his brother's punishment. Amen? Ikaw kaya, paano kaya kung ikaw ang nasa posisyon ni Judah? Kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa kapatid mo? Sumagot ng katabi mo, hindi po. Kasi hindi pa rin po nagbabayad ng utang sa akin. Okay? But here, because of Judah's courageous act, it convinced Joseph that his brothers had changed and transformed for the better. Actually, yun lang naman yung hinihintay ni Joseph eh. Ano yung hinihintay ni Joseph na makita niya? Nakita niyang nagbago na yung mga kapatid niya. Buti na lang, may Judang nag-stand out. Yung Reuben, I don't think mag-stand out yung Reuben. Yung Simeon tsaka yung Levi, hindi rin po mag-stand out yun. Pero yung Judah nag-stand out. Tumayo at willing ibigay ang sarili niyang buhay para sa kanyang mga kapatid. Amen. Lastly, number 5, Judah was concerned for his father's welfare. Genesis 44, verse 34, "And how can I go back to my father if the boy is not with me? No, do not let me see the misery that would come on my father." Bakit? Tanong po sa akin, bakit? Kasi naman yung Judah dati, ano siya, motivated siya, fueled siya ng kanyang inggit at selos kay Joseph. Kaya nga, because sa inggit at selos niya, hindi niya inisip kung ano yung mangyayari sa tatay nila kung may mangyayaring masama kay Joseph. Minsan tayo, hindi na natin iniisip, diba, yung mga pwedeng mangyari. Kasi nga, bakit? Overwhelmed tayo ng selos at inggit eh. Hindi natin alam kung anong pwedeng, anong sakit ito na ibigay sa ibang tao. But for Judah, kita natin, wala na yung dating Judah. Nung nagsinungaling sila magkakapatid, upang ipagtakpan ang ginawa nilang kasalanan kay Joseph, hindi nila inisip kung ano magiging epekto nito sa kanilang ama na si Jacob. But this time, naalala ni Judah kung ano ang dinulot ng misery at agony ng pagkakawala ni Joseph sa kanilang ama. And for Judah, ayoko nang makita na masaktan ulit ang tatay ko. Ayoko nang makita na baka mamatay pa ang tatay ko kapag nawala pa si Benjamin. That's why Judah could not let himself see again what would happen on his father kapag umuwi silang hindi nila kasama si Benjamin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. That's why, what happened? After Judah stand out, nagsalita
He pleaded the case. Protected his brother, Benjamin. Yung safety that he was willing, di ba, to take the punishment for himself. At doon, lumabas yung kanyang concern para sa kanyang tatay. What happened in the story? Si Joseph agad-agad umiiyak. Tumakbo sa kanyang mga kapatid. Niyakap ang kanyang mga kapatid. Because why? Tanong nyo sa akin, why? Because nakita niya na may change of heart and transformation kay Judah. And a symbol din na yung kanyang mga kapatid na during those times din, nakita mo yung mga kapatid niya nagbago talaga. The change of heart and transformation of Judah along with his brother, with his other brothers, convinced Joseph na talaga nagbago sila. Amen? Tayo minsan, tayo po bilang mga Kristiyano, baka Kristiyano ka na pero ang sama mo pa rin kapatid sa kapatid mo. Magaling ka sa ibang tao, pero hindi ka magaling sa kapatid mo. Ang bait-bait mo, di ba, sa ibang tao, sa pastor mo, sa leader mo, sa ka-life group mo, pero sa sarili mo kapatid, hindi ka mabuti. Or ito na lang, sa loob na lang sa atin bilang mga Kristiyano. Tayo po, sino po dito magkakapatid bilang Kristiyan? Tayo po magkakapatid tayo bilang Kristiyan, pero tayo pa rin po nagsisiraan. Sa panahon, di ba, tayo pa minsan betrayal. Sabi nga ng isang meme, di ba? Sabi nga ng isang meme, di ba? Isang toxic culture doon ng mga Pilipino, nagbabanding, pero nagsisiraan. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga makikita natin tayo po bilang Christians, okay, sa panahon ngayon, we need brothers. Kasi bakit tayo magkakapatid tayo eh? Magkakapatid tayo sa Panginoon. At kailangan, di ba, may mga Juda na lumabas sa buhay natin. Yes, doon, maaaring masama tayong tao, masama tayong kapatid, pero tandaan natin na ang grace ni Lord ay powerful para baguhin tayo. In the story of Juda, kita natin na may pagbabagong puso si Juda. And what can we learn from the story of Juda? Number one, that Juda was a compassionate brother. Amen? The Juda we met at Genesis 37 was a brother who is fueled with envy and jealousy. But the Judah we met in Genesis 42 to 44, full of compassion na. Meaning, lumabas na yung mapagmahal na kapatid. Wala na yung pagiging seloso, na wala na yung pagiging inggitero, na wala na yung kapatid na willing manakit ng kapatid para lang ma-fulfill ang kanyang desire. But this time, yung Judah, fueled na siya with compassion. Feeling of compassion is not enough. Our compassion must move us to action. Yung pag-aaruga natin sa mga kapatid natin ay hindi lang dapat sa salita, pero makita din sa ating mga actions. Tayo po bilang mga Kristiyano, we are called to be brothers and sisters in Christ. Diba? Kung tayo na nga lang magkakapatid, tayo na nga lang magkakasama, hindi pa ba tayo magtutulong-tulungan? Number two, selflessness. Judah did not think first of himself, of his own welfare, pero mas inuna niya ang kapakanan ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid. Tanggal na yung pagiging selfless sa Judah na fueled by jealousy and envy. Judah did not hesitate to stood up and act courageously, if needed, even it will cost him his own life. Kaya sa panahon ngayon na kung saan sariling kapakanan ang iniisip, meron pa bang mga Juda sa atin na ang unang iisipin ay ang kapakanan ng iba bago ang ating mga sarili? Kaya we as followers of Jesus Christ should live a selfless life. Ano ba ang command sa atin ng Panginoon? To love one another just as Christ loved us. Number three, Juda na makita natin willing to sacrifice himself for his brother. The Judah of Genesis 37 was a brother who betrayed his own brother. But this time, yung Judah dito na makita natin sa story, Judah na fueled, di ba, by his love for his father and his brothers. Willing i-sacrifice ang kanyang sarili para sa ating mga kapatid. 1 John 3:16, sabi nga ni John, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Question, kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa sarili mo kapatid? Amen? Willing ka bang isacrifice ang sarili mong oras
para tulungan ng kapatid mo. Yung susubo mo na lang ay ibibigay mo pa sa kapatid mong nagugutom. Yung pagmimilty mo, yung perang pagmimilty mo ay gagamitin mo na lang para tulungan yung kapatid mong nagugutom. Amen? Kaya nga sabi mo sa katabi mong gutom ako, libre mo ako. Amen? Yan, mali yun. Maling application yun. But we are willing to sacrifice. Meaning, kaya nga makita mo yung tunay na pag-ibig na lumalabas sa magkakapatid kapag dumating na sa punto ng kanilang buhay na handa nilang ibigay ang kanilang sarili para sa kanilang mga kapatid. Amen? Number four is a Judah. Anong klaseng man siya? Number four, a man of his word. Yung sinungaling na Judah na kasama ng mga kapatid niya upang pagtakpan ang tunay na nangyari kay Joseph ay nagbago. Hindi na siya yung sinungaling na Judah. Pero ito yung Judah na natagpuan natin dito, pinangatawanan niyang mabuti na maayos ang bawat salita at pangako na binitawan niya sa harap ng kanyang ama. His promises, di ba, made, di ba, his promises made to his father was not filled with empty words, but filled with words backed up by actions. Even it will cost his own life. Amen? Sana tayo, yung mga klase ng mga Kristiyano, na kapatid, na kapag sinabi natin, pupuntahan kita, pupunta talaga sila. Amen? Hindi pag sinabi lang, on the way, on the water pa lang po talaga yun. Naliligo pa lang sila, meaning hindi pa sila papunta doon. Kaya nga here, Judah was a man of his word who was willing, di ba, to fulfill his promises made to his father. Amen? Kaya nga, ang ganda, ang sarap kung tayo pong mga Kristiyano ay katulad tayo ni Judah na nagbabago. Amen? Siyempre, hindi na natin may babalik. Okay, ang mga nagawa natin kasalanan noon. Mahirap balikan yun at gawin ulit. May mga pagkakamali tayong nagawa in the past, but it doesn't mean na hindi tayo magbabago. Amen? Kaya in a world full of betrayal, we as Christians should be like the change transformed Judah. Sana tayo bilang Kristiyano, maging tapat at mapagmahal tayong mga kapatid sa bawat isa. Hindi yung tayo-tayo na lang, tayo-tayo pang nagsisiraan. Tayo-tayo pang nagbabakstaban sa likod. Yung Kristiyano na tayo, pero hindi pa rin nagbabago yung pag-ugali at pakikitungo natin sa kapatid natin. Please, don't make an excuse using your past for your wrong behavior. No, baguhin natin ito. Kasi yung Judah nga, napangit ang past na bago. Because why? In this story of Judah, kita natin that there's a wonderful plan. Not just only for Jacob, not just only for Joseph, pero makita natin that there's a redemptive plan. Kasi bakit? Sa story ni Joseph, meron palang Judah na nire-redeem si Lord. Pero yung redemptive plan ni Lord, very effective ito. Unang-una, sa mga taong willing mag-repent. Because why? Unang-una makita natin kay Judah, may nangyaring repentance. Repentance means change of mind. Pero yung change of mind niya ay nagresulta ng change of actions. Change of lifestyle. Yun ang susi. Maaari kasi tayo in the past, we are not good brothers and sisters. Pero nung nabago, na born again tayo, isang bagay ang unang-unang ginagawa sa atin. Bago tayo maging mabuting tao sa ibang tao sa labas o sa loob ng simbahan, tinawag muna tayo maging mabuting tao sa loob ng pamilya. Amen? Judah, kita natin story Judah, lumabas ang pagiging mabuting kapatid niya. Magsisimula ang breakthrough in our relationships the moment we repent of our wrong behaviors and wrong actions. Church, we need to repent. We need to repent being a bad brother or sister. I don't know. Tayo, ako, meron ako niyan. Pero makita natin ang Diyos, mapagpatawad siya. As long that we are willing to repent and change our actions. Matutunan natin humingi ng tawad sa mga kapatid na nasaktan natin. Amen? Hindi lang sa loob ng simbahan, pero even sa labas ng simbahan.
magbago, huwag manisi ng iba dahil sa pangit natin pag-ugali. But change, repent for the better. Number two, katulad din ni Judah, reconcile. Reconcile, di ba, sa mga taong nasaktan natin. Ask for forgiveness. The story ni Joseph at ni Judah, makita natin, no, after what happened, kita natin nagkaroon ng reconciliation yung mga magkakapatid. Actually, natatakot nga yung mga magkakapatid kay Joseph. Because why? Kasi nga maaaring gantihan sila ni Joseph. Eh. But God is good. Kasi iba ang plano ng Diyos. Kaya nga, reconcile with your father, reconcile, di ba, with his own brothers and Benjamin, even with his estranged brother Joseph. That's why, at the end, makugulat tayo, nung mamamatay na si Jacob as I end, Jacob his father blessed his sons. At isa sa napakagandang blessing na nakatanggap doon ay si Judah. Sabi ng Genesis 49 verse 8 to 12, Judah, your brothers will praise you. Your hand will be on the neck of your enemies. Your father's sons will bow down to you. You are a lion's cub, Judah. You return from the prey, my son. Like a lion, he crouches and lies down. Like a lioness, who dares to rouse him? The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from the between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nation shall be his. He will tether his donkey to a vine, his colt to the choicest branch. He will wash his garments in wine, his robes in the blood of grapes. His eyes will be darker than wine, his teeth whiter than milk. Judah's name was originated in Leah's words, to praise the Lord. Indeed, what happened? Nabago ang kanyang buhay. True enough, he praised the Lord because of what he has done for his brothers. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya nga, sabi doon, Now will I praise Jehovah. And she called him, and she called his name Yehuda. Alam mo, pagkakaiba, actually, may Judah din naman sa New Testament. Kaso nga lang, yung Judah sa New Testament, kabaliktaran ng Judah sa Old Testament. Sana tayo po bilang Christians, hindi tayo katulad ng Judah in the New Testament. Sino ba yung Judah in the New Testament? Si Judas. Because their name was the same. Pero ano nag-determine doon? Yung pag-ibig. Pag-ibig ni Judah sa kanyang mga kapatid. Na willing siyang isacrifice ang kanyang sarili for the safety of his brothers and even his father. Tatayo po tayong lahat at tayo po ngayon ay mananalangin sa oras mo na ito. Thank you, Jesus. Close our eyes and let's pray. Thank you, Jesus. I remember the Apostle John when he was instructing the Christians during the latter part of the first century. Sabi ni John doon sa kanyang letter, "For this is the message you have heard from the beginning. We should love one another. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. And this is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth." Let's close our eyes and let's pray. Father, I pray
Lord, alisin po sa amin ang dating Juda. Lord, maaaring may ilan sa amin ngayon, may bakas pa ng dating pag-uugali, ng dating buhay namin, na minsan maaaring tinatawag namin ang aming mga sariling Kristiyano. Pero kung makitungo kami sa mga kapatid namin, either biologically or either spiritually, baka sarili pa rin kami. But I pray, Lord, alisin mo ang galit. Alisin niyo po ang selos. Alisin niyo po, Panginoon, ang pakiinggit namin sa mga kapatid namin. Because, Lord, hindi namin kayang magmahal kung ang puso namin ay punong-puno pa rin ng galit, inggit, at selos. But I pray, Lord, na baguhin mo ang aming buhay. Lord, katulad ni Judah, minsan dadaan kami sa testing. Pero yung purpose ng testing na yon ay upang baguhin ang puso namin. Pero hindi lang ito basta baguhin, pero ilabas si Kristo sa buhay namin. Lord, katulad ni Judah, na bago mo ito, he was a transformed brother. Lord, yung book of Genesis, nagsimula sa patayan ng magkapatid. Pero nagtapos ang book of Genesis na may nangyaring pagkakasundo sa mga magkakapatid. Lord, sa amin, maaaring noon, meron kami mga samaan ng loob sa aming mga magkakapatid. I pray, Lord God, mangibabaw ang kapatawaran, mangibabaw ang pagmamahalan, mangibabaw, Panginoon, ang pagkakasundo. Lord, alisin mo sa amin yung mga naipon na samaan ng loob in the past. But we pray, Lord, na we learn how to forgive and overlook an offense. Pero Lord, bigyan mo kami ng pag-ibig para sa aming mga kapatid. Not just only inside of our families, but also inside of our churches. We as brothers and sisters in Christ, Lord, we pray that we will be able, Lord God, to follow your command, to love one another, because our love for one another will prove to the world that we are your disciples. Lord, that we are indeed children of God because of our love for one another, that we will forgive each other's offenses, that we will help one another, protect one another, even to the point that we are willing to pay the cost, to sacrifice our own life for the safety and security of our brothers and sisters in Christ. Salamat po, Panginoon. Kausapin mo ang Diyos ngayon. Talk to the Lord right now. And I want to care for others like Jesus cares for me. Let your puso mo ngayon. Lord, this time, let our hearts be changed, be transformed. Lord, we want to praise you in our lives by loving our brothers and sisters. Lord, we cannot praise you if there's hate. Sabi nga ng ating Panginoon, yung hate natin sa kapatid natin is also murder. So, my Father, we ask for forgiveness if we hate our brothers and sisters. Kasi Lord, pinapatay namin sila kapag nag-harbor kami ng anger and hate sa puso namin. Change us, Lord. Change us. Lord, nawa ang puso na ito ay puso mapagpatawad, puso mapagmahal, puso handang tulungan ng kanyang mga kapatid. Kasi Panginoon, dito kami makapagbigay ng tunay na papuri sa iyo. If we are able to love our brothers and sisters just as Christ
love us. Palakpakan po natin ang Diyos sa oras ito. Before. Lord God, we don't want, Lord God, to be a person with no growth. A person, Lord God, who has never changed. Lord, help us, Lord God, from bitter. Help us to become better. From jealous, help us to be zealous in you and in loving our neighbors. From conformed, help us to be truly and completely transformed. From angry, help us to be a healthy Christian. Lord, na-define ako ng tao sa paligid ko na ganito ako. But Panginoon, gusto ko po yung burahin at gusto ko pa, Panginoon, lumakad ayon sa sinasabi ng Biblia. And so today, Holy Spirit, come on, raise your hands if you want to be like Judah, as in with all your heart. Raise your hands if you want to be like Judah, that Lord, I once like this. Once I was like this. But today, Father God, I am deciding, Lord God, to walk in the path of righteousness, to walk in the path of healing, to the walk in the path of forgiveness, of maturity, of righteousness. Come on, raise your hands if you want to be like Judah, and if you're deciding, and if you want the Holy Spirit to help you, Lord, help me to become like Judah. Heal me like Judah, Lord God. Commission me to be like Judah. Thank you, Jesus. Come on, raise your hands right now. Andito si Lord. May ginagawa si Lord sa puso mo. May ginagawa si Lord sa buhay mo. May ginagawa ang Panginoon sa iyong pagkatao, sa iyong kaluluwa, sa iyong pag-iisip. Siya lang ang kayang magbago. Siya lang ang kaya maglinis. As a matter of fact, si Holy Spirit, yan po ang trabaho, ang magbago ng puso. So Lord, do the work right now. At
yung kausap ko ngayon na mag-i-initiate ng reconciliation. Yung kausap ko ngayon na mag-i-initiate, Panginoon, ng reconciliation. Yung kausap ko ngayon na mag-i-decision to forgive kahit na madaming rason na hindi. Yung kausap ko ngayon, Panginoon, ang tatayo at titindig at sasabihin niyang kahit mahirap, kahit hindi madali, ayoko na dinidiktahan ng demonyo ang puso ko. Ayoko na kinokontrol ng demonyo ang puso ko. Sinosurrender ko ang puso ko na ito sa Panginoon at hinahayaan ko na ang banal na Espiritu Santo ang magbago nito. Thank you, Jesus. Karabarabashing karabahate, karabarabashing karabahate. Karabarabashing karabahate. Thank you, Lord. I want to be for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Thank you, Jesus. Revive us, Lord. Get your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain. Thank you, Lord. Sige, I want you to declare, Lord, ayoko ng galit sa puso ko. Alis. Sige. Sige, paalisin mo. Ayoko ng galit sa puso ko. Alis. Ayoko ng selo sa puso ko. Alis. Ayoko ng muhi sa puso ko. Alis. Alis. Hindi ka bagay na tumira sa aking puso. Alis. Walang magandang maidudulot ang galit. Alis. Ngayon, nagdi-desisyon ako. Ayoko nito. Rebellion, wala kang parte sa puso ko. Umalis ka. Alis. Lord, wini-welcome ko ang kindness. Lord God, gusto ko ng goodness. Lord God, I wanna be caring. I wanna be loving, Lord God. I wanna be compassionate, Lord God. I wanna be full of love, Lord God. Help me to love. Help me to care. Help me to reach out. Help me to always and always forgive. Help me, God, to be like you. At may mga bagay sa buhay namin na tinetest mo kami. Nasasagad ang aming pasensya because gusto mo maging katulad ka namin. Na tinatapat mo kami sa hindi ka mahal-mahal dahil gusto mo maging katulad ka namin. Na tinatapat mo kami, Panginoon, sa mga tao, Lord God, na talagang, wow, sasagarin ang aming pisi dahil gusto mo magiging katulad ka namin at tulungan mo po kami, Panginoon, na maging katulad mo sa mundong punong-puno ng bitterness, sa mundong punong-puno ng anger, Lord God. Tatayo kami, Lord God, at magsa-stand out kami na mag-iilaw. And we're gonna say, we're not buying what the enemy wants me to be. I'm not buying that. We are buying what God wants us to be. Lord, salamat po. May ginawa ka sa aming puso. May ginawa ka sa aming simbahan. Sige po, yakapin mo yung tao na pinapayakap sa'yo ni Lord ngayon.